Okay, sa Dito bro, sa Italy. bro. Bro, sigurado ka na bula ang Kristo ang Jesus Christ? Yes. Basahin mo nga sa akin sa Bible na bula ang Kristo ang Jesus Christ. Kasi ang basahin mo muna sa akin sa Bible, saan natin mababasa yan? Hindi sa bunganga mo lang, saan? Nakakabasa sa ng manuscript. Ngayon, hindi pala siya nakakaunawa ng Hebrew, ini-English sila. Ngayon, bro. Ano yung ginamit mo kanina? Transliteration ba 'yon o Hebrew? Alam mo ba yung transliteration? Yes. Translate... Ano nga pong manuscript? I'm not asking you a Hebrew text. I am asking you the manuscript. Okay. Okay. Now, my second question because you are objecting to the Hebrews. The question is, saan po ba nakabase yung Hebrews? Anong manuscript? Yung I did not care for them or yung sinasabi mo na naging misquoting para sa'yo? Yung sa Hebrew chapter 8, ikinukumpara ko yon sa text dito sa Jeremiah 32. Bro, hindi po yan yung tanong ko. Ang tanong ko po, ano pong manuscript? Congratulations, Brother Jando. At yun nga, no, natatawa tayo dito na naaawa sa kanya. Katulad ng mga comment dito sa ating YouTube channel sa Katotohanan ng Pag-usapan. Kasi po, ganito ha. Sabi niya po kanina, ginamit niya po na patunay na sulpot na sikta ang Catholic Church, yung ikalawang Corinto 11:3-4. Tinanong mo siya kanina na mababasa ba sa Biblia na sulpot ang Catholic Church? Sabi niya, wala daw, hindi daw mababasa. Eh, hindi mababasa, bakit ginamit niya kanina yung ikalawang Corinto, no? Sinasabi niya kanina. Tapos, sabi niya, meron pa daw na ibang Jesus. Eh, ang sinasabi doon sa konteksto ng ikalawang Corinto, hindi yun patungkol sa ibang relihiyon na itinatag ng ibang Jesus. Kundi ang sinasabi doon ay merong nagtuturo ng ibang Jesus. Sana inuunawa muna yung konteksto bago magbunganga. Kasi kapag ganyan, ay nako, marami po ang maliligaw kapag ganyan po ang ating ginagawa. Sana naman talaga, no, inaaral muna. Patuloy niyang inuulit-ulit yung original na teksto, eh, yung kanyang ginagamit nga, translation, tapos mag-original teksto pa siya. Napaka kapal ng mukha naman kung ganyan, kapatid. Yan lang po muna. Gagawan ko ito ng ano, bro, ng debate review. So, pwede ako magsagot? Sige. Sige po. So, go ahead. Go ahead? Bro. Sagot na. Nakikinig ako. Sige. Sige, go ahead, bro. Doon ba sa Corinto 11, versikulo 4, ba na may ibang Jesus na itinuro? Tama na may ibang Hesus na tinuro, pero hindi sinasabi doon na yun ay Catholic Church. Kung may ibang Hesus, kaibigan, na itinuro, mm, ang katuruan ba yun ay katulad ng isang ng Hesus na itinuro ni Pablo? Yes or no? Yung itinuro na, yung sinasabi doon, may ibang Hesus na itinuturo. It refers sa taong nagtuturo ng ibang Hesus. Hindi yon refer sa Hesus na nagtayo ng simbahang Iglesia Katolika. Ito yung tanong ko, hindi mo tinanong. Sinagot ko, bro, ayaw mo lang tanggapin. Ang tanong ko. Oh, yun, sagot ko. Ang tanong ko ay ganito. Ganito. Sige. Kung bang Hesus na ibang Hesus na itinuro, ang itinuro ba yun ay pareho ba yun sa Hesus na itinuro ni Pablo? Yes or no? Yung sinasagot ko nga kita, sana nakikinig ka, yung ibang Hesus na sinasabi doon, yun yung mga tao na nagtuturo ng ibang Hesus, iba sa itinuturo sa Hesus na nagtatag ng Iglesia Katolika. Yun yung sagot. Okay. It's okay. So yung bang Hesus na
Siya ba yung Hesus na nagsabi na kung may taong magtuturo ng wala na yung kautusan, kagaya ng sa konteksto diyon sa Matthew chapter yung binasa natin na huwag kang mag-isip na sisirain ko yung kautusan. Siya ba yung tinutukoy na itinuro ni Pablo na tumutukoy sa nagtayo ng Roman Catholic Church? Yes or no? Klaruhin muna natin, bro. Ano ba talaga yung stand mo, bro, na nababasa mo ba talaga sa Biblia na ang Catholic Church ay sulpot ayon sa Biblia? Klaruhin muna natin para sagot ko. Kaya nga nagsulpot, kaibigan, kasi wala nabasa. Ang tawag, wala. Tapos sumulpo, nagkaroon, susulpot yun. Okay. So, ano yung reliyong kinaaniban mo ngayon, bro? House of Israel. Saan natin mababasa sa Biblia na ang House of Israel ay yung totoong iglesia na tatag ni Kristo? Sige nga. Saan ba gusto mo? Sa Old Testament? Saan? Sa New Testament. Kasi wala namang New Testament. Bakit? Nasa New Testament na ba si Jesus Christ? Nasa Jesus mismo. Kapatid, ganito. Nasa New Testament na ba si Jesus Christ? Yes or no? Siya nga yung pinag-usapan ng Jesus Christ dyan eh. Sa Old Testament. Nasa Old Testament. Sige, basahin mo sa akin na yung House of Israel itinatag na mismo sa Old Testament. Sige nga. Okay. Dito sige. Sa Mateo 15:24. Old Testament ba yung Mateo, bro? Akala ko ba sa Old Testament? Old Testament pala yung tinanong mo. Makinig ka kasi. Ulitin mo yung kasi naputol eh. Hindi naman naputol yun. Sa akin, hindi sa'yo. Sa akin naputol. Sige, granting. Okay. O sabi mo kasi, kahit sa Old Testament. Ngayon, ang tanong, mababasa mo ba sa Old Testament na itinatag ni Jesus Christ yung House of Israel? Ay, wala kasi si Jesus Christ. Isa ay naman yun, wala ang Kristo ng New Testament. Walang mabasa kahit na Jesus doon na Kristo sa okay. Old Testament. Okay, sigurado ka na bula ang Kristo ang Jesus Christ? Yes. Basahin mo nga sa akin sa Bible na bula ang Kristo ang Jesus Christ. Kasi ang basahin mo muna sa akin sa Bible, saan natin mababasa yan? Hindi sa bunganga mo lang, saan? Meron ka bang mababasa sa Bible na bulaan si Jesus Christ? Sige nga. Ang Biblia, kaibigan, klaro na nakasulat yung pangalan ng Messiah. Saan? Brother E.O. Saan? Pakita mo. Ang tanong ni Brother Romel, saan mo daw nabasa sa Biblia na bulaang propeta si Jesus? Yun ang tanong niya. Sa katuruan ninyo. Saan nga? Sabi mo sa Biblia. Saan yung Biblia yan? Anong chapter, anong verse, anong book? Tapos titingnan natin sa original text, kasi kanina mo pa pinipilit yung original text. Sige. Brother Romel, ang sabi niya, Brother Romel, mababasa daw yun sa katuruan nating Katoliko. Saan? Saan sa Catechism of the Catholic Church? Kasi yung katuruan namin nasa Catechism of the Catholic Church. Basahin mo ngayon anong paragraph na bulaang propeta si Jesus Christ. Saan? Tanong ka, saan mabasa? Ganito ang sagot ko. Katulad din ng pagiging sulpot ng Romano Katoliko. Bro, wag mo munang iligaw yung tanong ko. Wag kang umalis sa tanong. Wait lang. Brother E.O. Yung ginagawa mo, ang tawag dyan is Strowman Fallacy. Sabi mo kasi kanina sa kay Brother Romel na yung katuruan na bulaang propeta si Jesus ay nasa katuruan namin Katoliko. So ang tanong niya ngayon, dahil ang katuruan namin Katoliko nasa Catechism of the Catholic Church, pakibasa daw sa Catechism of the Catholic Church na si Jesus ay turo namin bulaang propeta. Wala kong sinabi na Catechism of the Church. Bakit ano ba official teaching namin, bro? Hindi ba Catechism of the Catholic Church? Mga kapatid, Bro Romel, Bro Jando, Bro E.O. Ano? Napansin ko lang kasi sa'yo, bro. Kanina, nakikinig lang ako sa debate ni Bro Jando. Ginagamit mo palagi si San Pablo. Naniniwala ka kay San Pablo, bro? Hindi. Ba't mo ginamit? Kasi, bakit ko ginamit? Kasi yun yung paniniwalaan ninyo. Kung gamitin ko yung Old Testament, naniniwala ba kayo sa stand ko? So doon ko ginamit, kasi ebidensya yun, kahit na hindi ko pinaniwalaan yun, ebidensya yun para sa inyo na ang talagang
sikta na inaniban ni Pablo ay yung daan, hindi so, yung ginamit mo si San Pablo dahil mali yung sinabi ni San Pablo dahil tama si San Pablo. Ginamit ko yung salita ni Pablo kasi yun yung sikta niya. Dahil ba tama siya o mali siya? Kung tama yun o hindi, wala na akong pake. Basta ang sinabi ni Pablo is... Hindi, bro. Actually, nagtaka ako kasi nung debate natin, tinanong kita kung maniniwala ka ba sa mga apostol. Sabi mo, hindi ka naniniwala kasi hindi yan sila mga Levita. Yan tama. Eh. Pero ngayon, sa stand niyo ni Padre Jando, stand mo ka Padre Jando, ginamit mo si San Pablo, hindi lang San Pablo. Ang ibang pang mga aklat ng mga apostol ginamit mo, no? Ma. Ginamit mo pa. So ibig sabihin, naniwala ka sa mga apostol ni Kristo? Naniwala ka ba sa kanila o hindi? Kasi alam ko na naniniwala kayo diyan, kaibigan. Hindi nga yan, bro. Actually naniniwala kami diyan. Wala, hindi mo na dapat i-question sa amin yan. Ang question ko ganito, ginamit mo ba sila dahil naniniwala ka sa sinabi nila o hindi ka naniniwala sa sinabi nila? Hindi ako naniniwala sa sinabi niya, pero alam ko na naniniwala kayo dyan. So yung ginamit mo na mga talata, mga mali yon. Ay tama, yun para sa inyo. Sa akin, mali. Okay, so... So, ginamit mo yung talata na tama. So, tama sa Pablo. Ay, sa inyo, tama yun, pero sa akin, mali. Hindi sa amin, bro. Alam bro, hindi mo na unawaan yung argumento mo, bro. No? Nahuli ka na, bro. Wait lang, ulitin ko. Para maklaro lang, no? Maklaro lang. Kasi, ginamit mo si San Pablo kasi mali ang kanyang sinabi o tama ang kanyang sinabi, alin sa dalawa? Ginamit ko si Pablo kasi alam ko na sa isip hindi niyo... Hindi yan ang tanong. Ang tanong, ginamit mo ba San Pablo dahil mali ang kanyang sinabi o tama ang kanyang sinabi? Ginamit ko, ulitin ko ang sagot ko, ginamit ko si Pablo kasi sa isip niyo tama yun pero mali hindi sa akin. Hindi nga yan. Bro, hindi nga yan ang tanong. Argumento mo kasi yan. Argumento mo yan. Yung argument mo, sa argument mo bro, ginamit mo si St. Paul. Huwag mong itapon sa amin yung argument mo kasi argument mo yan. So, tinatanong kita sa argument mo na ginamit mo si St. Paul para dyan sa proposition mo. No, ginamit mo si St. Paul. So, tanong kita, ginamit mo ba si St. Paul dahil mali ang kanyang sinabi o dahil tama ang kanyang sinabi, alin sa dalawa? Ginamit ko kasi tama si Pablo pero hindi namin pinaniniwalaan. Okay, salamat. Salamat sa pag-aamin mo na tama sa Pablo kaya ginamit mo. So, naniniwala ka na ngayon kay San Pablo? Hindi, pare. Hindi ko nga pininiwala. Nakinig ka sana sa last na sagot ko. So, hindi. Anong lakas ngayon ang meron sa argumento mo? Eh, gumamit ka pala ng argument na hindi mo pinaniniwalaan. Si Pablo, ganito. Hindi namin pininiwan si Pablo kasi mayroon siyang twisted na mga bersikulo. Pero mayroon ding mga sinabi si Pablo na tama naman kagaya nito. Tama yun. Okay. Magandang i-follow up yung sinabi niya na mayroon daw twisted na bersikulo si brother si San Pablo. Saan natin mababasa yung twisted na bersikulo ni San Pablo brother AO? Hebrews chapter 8 verse 9. Ano yon? Basahin mo. Wala kang Bible? Ano yon? Binigay ko yun. Saan mabasa? Binigay ko sa iyo. Hebrews chapter 8 verse 9 comparing sa Jeremiah 31 verse 34. Oh. Mali ka. Hindi mo naunawaan yan. About yan saan ba dyan, Padre Romel? About yan sa pagtuturo. May ituturo pa ang Diyos. Mali ka. Hindi mo naunawaan yan. Dito na lang tayo sa... Mali. Hindi mo naunawaan yan. Pag ako nakausap mo yan, utatra ka na naman dyan. Pero dito tayo sa ano ni Padre Jando. Ginamit mo kasi si San Pablo. Ginamit mo si San Pablo yung sinasabi mong daan. Asente lang, i-kukusik-samin kita. Ginamit mo kay Padre Jando na ano yung daan. Dito tayo na sinasabi. Pinamalian mo ang authenticity ng Roman Catholic Church dahil sa payag sa Pablo na daan. Tama ba?
Dito muna tayo sa stand namin. Bakit hindi namin pinaniniwalaan as a whole si Pablo? Kasi ganito, mayroong ginamit siya ng mga versikulo sa Old Testament na naging twisted naman ito pagdating sa New Testament. Kaya nga, hindi namin pinaniwalaan si Pablo. Sa paniniwala nyo na yan eh. Ang tanong ko, nabasa mo ba yung Hebrew chapter 8 verse 9 comparing sa Jeremiah 13? Ano ba yung paliwanag mo dito, EO, sa Hebrew 8:9? Ano ba paliwanag mo dito? Hindi, ang ano niya kasi na Brother Romel. Ako ba paliwanag diyan? Wala sa isang pa kasi. Basahin niyo lang. Basahin niyo, Ibang talata ka, ibang konteksto kasi yan, hindi yan about sa bayo. Hindi yan about sa debate niyo ngayon. Ang Hebrews 8 at Jeremiah 31, kumapatungkol yan sa, makinig ka muna, kumapatungkol yan sa hula ni Isaias na about sa pagtuturo ng Diyos. Anong Isaias? Nagiging Christian. Jeremiah 31. Ang ibig sabihin ni Jeremiah dyan, wala nga, sa 32 nga, hindi mo kaya nga nabasa. 31-33 nga yan eh. Pero hindi kasi yan ang debate nyo. Nag-ano ka kasi ng ibang topic. Ang tanong ko about kung saan, daan. Diba, nagtanong ka kanina, bakit ako hindi naniniwala kay Pablo? Kaya nga binigyan kita. Hindi kami naniniwala ni Pablo kasi ito yung dahilan. Pero yung tanong mo naman ngayon ay iba na naman yun. Oh, iba naman yun ha. Yung dahilan mo about sa Hebrews 8 saka sa Jeremiah 31, yan ang ano mo, yan ang argument mo. Pero ang tanong ko kasi sa specific na debate yun. Pariho ba yung pagkasulat, linya por linya? Parehas, pero may pinaliwanag si St. Paul dyan sa verse 11 at verse, hindi mo naunawaan. Hindi mo naunawaan ang paliwanag ni St. Paul. Kaibigan, ang binasa mo paliwanag, ang ginawa nyo, ang paliwanag yung binasa, pero ang tanong ko... Ibig mong sabihin sa hula ni Jeremiah sa Jeremiah 31-33, hindi na ituturo ang pangalan ni Yahweh sa mga tao? Yan ang ibig mong sabihin? Yung topic natin, ang topic natin dito na pinag-usapan ngayon sa tanong is yung twisted verses. O yan nga eh. Yan nga, dyan mo ginapit eh. Kasi sa pahayag kasi ni St. Paul, Yundre. Sa pahayag kasi ni St. Paul sa Hebrews 8, mayroon bang pagtuturo? Makinig sa Jeremiah 31, wala na pagtuturo. Yan ang point mo eh. Hindi yung point. Kaya nga, hindi tayo nagkasundo eh. Hindi yun yung point ko. Eh, ano yung point mo sa Hebrews 8 na? Hindi, sa Hebrews 8 kasi, ang... Ikaw yung... Makinig ka kasi, kaibigan, bago ka magtanong na ng ibang topic, ikumpara mo ang dalawang verse. Makikita mo ang kaibahan. Iba nga sa'yo kasi iba ang unawa mo. Sa amin walang pagkaiba yan. Hindi ko yung ano, yung unawa, kundi yung sabi ko, ikumpara mo ang dalawa, makikita mo ang kaibahan, hindi yung unawa ko. Sa'yo lagi, sa iyo iba, pero sa amin walang pagkaiba yan. Sa'yo yan, unawa mo yan. Huwag mong ikapit sa amin. Hindi bro, huwag mong ikapit. Yung unawa. Huwag mong ikapit yung unawa mo sa amin kasi iba-iba tayo ng unawa. Subject to pag-uusapan pa yan. Di ang tanong ko about ko sa sinabi mong daan. Kaibigan, wag tayong ano iba ng ano tanong. Ang tapang sa ang tanong ko about doon sa daan kasi ginamit mo yung argument mo na daan. Pamalian na dito muna sa Jeremiah 31 kasi yung bakit hindi kami naniwala. Ito makinig ka. Ikumpara mo ang dalawang versikulo. Ipaliwanag mo ang Jeremiah 31 at bakit mo nasabi na twisted is ni isalagay sa sagutin kita. Sige. I was husband to them. Ang nakadagay doon sa kwan, I disregarded them. Magkaparehos ba yun? Ibuo mo yung sinabi ng talata. Nagiging twisted. Sabi sa Old Testament is husband to them. Tapos kay Paul, nagiging I disregarded them. Naging twisted, nag-iba. O hindi pa lang yan, marami pa yan. Hindi yan ang point dyan ni St. Paul. Ano?
Ang iba na po, kung gusto ko pag-usapan yan, pag-usapan natin. So, hindi nagkakaiba yan, kaibigan. Kasi ang sabi, I was husband to them. Pero ngayon, doon kay I disregarded them. Ang ano layo. Ano specific sa Jeremiah 31 ang sinasabi mo? Ito yun bang Jeremiah 31-31 o hindi? Yung 32 nga, hindi ka nga nakinig. Nagtanong-tanong ka lang, hindi mo pinakinggan. Ano sa 32? Hindi ka mula sa 31? Kasi 31 to 33 yan eh. Twisted eh. Ang tinuko yung twisted verse. Ano ka naman? Yung twisted, hindi mo ano. Twisted sa'yo kasi, twisted sa'yo kasi in out of context mo yung talata. Yan anong klaro out of context? Dahil na bro, John Ray. Kumpara mo yun, bro, kaibigan. Bro, Ray, oh. Ah, mamalangga lang na po ah. Kasi kanina pa gusto ko sing maliwanagan yung sabi niyang twisted. Ngayon ang brother EO, gusto ko lang po i-confirm sa iyo kung lubos mo talagang nauunawaan itong Hebrews at saka yung Jeremiah. Tanong ko po yung source po ba ng Hebrews, saan po ba yan nakuha, sa Masoret po ba yan, sa Septuagint or sa Codex Sinaiticus or sa ano bang original na manuscript kinuha yung sa Jeremiah na sinasabi mo, bro? Para mas lalo nating maunawaan. Kasi kanina, napansin po kita na palagi hey, bro, kang nagme-mention ng original text. Now, ang question ko po sa'yo para sa clear at concise po na information, ano po yung original na pinagbabasihan yung Jeremiah chapter 31 na yan? Sa Hebrew text. Ano nga pong manuscript? I'm not asking you a Hebrew text. I am asking you the manuscript. Okay. Okay. Now, my second question because you are objecting to the Hebrews. The question is, saan po ba naka-base yung Hebrews? Anong manuscript? Yung I did not care for them or yung sinasabi mo na naging misquoting para sa iyo. Yung sa Hebrew chapter 8, ikinukumpara ko 'yon sa text dito sa Jeremiah 32. Bro, hindi po 'yan yung tanong ko. Ang tanong ko po, ano pong manuscript yung pinagbasihan ng Hebrews chapter 8 verse 9? Kasi sabi po diyan, Masoret na mansong yung sa Jeremiah chapter 31, Masoret po 'yan. Masoret text. Now, my question is, saan po ba naka-base sa original? Kasi kanina ka pa nagbabase ng original eh. Anong manuscript po pinagbasihan ng Hebrews chapter 8 verse 9? Manuscript ang basihan natin. Is ano nga po, anong manuscript ang pinagbasihan ng Hebrews 8 verse 9? WLC nga. Anong WLC? Westminster Leningrad Codex. Ano? Leningrad Codex. Sigurado ka diyan nakabase yung sinasabi mong Hebrews 8:9? Yes, yung ginagamit namin, mayroong may mga pakita mo nga sa akin, bro, yung manuscript mo diyan ngayon. Saan yung manuscript mo? Ano ka naman? Hindi naman tinanong ni Bagro kung ano yung ginagamit yung manuscript. Manuscript, bro. Hebrews 8:9, hindi ko alam kung saan galing yun, basta twisted na yun. Manuscript yung pinag-uusapan natin, saan? Ano, saan manuscript mo yan na sinasabi? Sige, anong nakasulat sa manuscript nyo na ginagamit? Nasa Hebrew 8:9? Oo. Ay, hindi nga kami naniwala dyan. Twisted nga yan eh. Ano nga yung nakasulat sa manuscript? Sabi mo, nagagamit ka ng manuscript. Anong nakasulat sa manuscript? Ang nakalagay nga in English na... Hindi English, manuscript bro. Ang manuscript hindi English. Ano ka ba naman? May manuscript ba ng Bible na English? Bro, may manuscript ba ng Bible na English? Padre Romer. Ako ang kaliwanag. Ang sinasabi ni Padre Romer, Padre O, ang original text kasi yung English kasi maraming translation. Original text ng Hebrew 8:9 kasi yung tanong niya. Hindi naman kami naniwala dyan, kaya nga tawag naman twisted. Kaya nga, para maunawa natin na twisted ito, sagutin mo yung tanong ko, ano ba yung manuscript na nakalagay, ano ba yung nakalagay dyan sa manuscript na ginagamit mo? Hebrew text nga ang kinukumpra namin. Ano nga ang nakalagay sa manuscript niyan? Ano ba yung kataga dyan? Sige nga, para malaman natin kung alam mo talaga yung pinagsasabi mo. Yung kataga niyan? Ano yung salitang nakalagay dyan sa manuscript mismo?
sa Hebrew 8:9, hindi nga namin naniwalaan yan. Ano ka naman? Bakit mo ako tanungin dyan? Hindi mo talaga nakukuha yung point ng question, bro. Kaya pala hindi mo naunawaan eh. Hindi mo nakukuha din yung... Hindi mo nakukuha talaga yung point of question, bro. Sige. Granting na sabi mo ako yung nakaunawa. Sagutin mo yung tanong ko. Ano ang nakasulat sa manuscript? Ano nga ang nakasulat sa manuscript? Sabi mo meron ka manuscript na ginagamit. Ano yung nakasulat? Hebrew 8:9? Paulit-ulit ka, bro. Para kang sirang plaka. Ano ba naman yan? Ang tinutukoy mo ba ay Hebrew 8:9? Hindi na. Ano ba yung tinutukoy mo, bro? Baka tulog ka na, gumising ka muna. Makinig ka. Makinig ka. Mayroong kami kinagbasihan na original text kahit nasa English basahin natin magkaiba. Ano yung original? Ano yung kinunan niyo na original text? Anong manuscript 'yan? Sa Jeremiah. Anong manuscript, bro? Anong manuscript? Ilagay mo yung manuscript. WLC nga. Ano yung nakasulat sa WLC na manuscript? I-plus ko ito sa ano sa screen, no? Sige. Tingnan natin kung manuscript 'yan, ha? Paano ba itong ma-share screen? Paano ba ma-share screen? Bro Jando, pwede mo ba siyang ma-co-host para maka-share screen siya? Kayo na magbasa kasi may transliteration eh. Manuscript, bro, ini-transliteration. Ano ba naman 'yan? Ang manuscript, bro, walang transliteration 'yan. Baka na 'yung sinasabi mo interlinear, hindi 'yan manuscript. Hindi eh, nakita. Nakakaunawa ka ba ng manuscript, bro? Ang gamit namin. Alam mo ba 'yun? Nakakaunawa ka po ba ng manuscript? Yes, sulat ng kamay ng tao. Saan 'yung manuscript diyan? Hindi transliteration. I-screen share ko nga. Saan na? Inawan. Ikaw, Romel ba? Ako nga. Paki-share. Paano ba i-share? Share mo. Hindi nga ako maka-share. Katulik ko. Mag-open cam ka. Pakita mo sa akin ngayon. Paano ba? Yan. Saan? Saan yung manuscript dyan? Tingnan natin ako manuscript, ha? Copy. Ang ibig mo bang talaga sabihin is hard copy na manuscript. Wala kami noon. Kasi hindi kami na-provide ng mga rabay namin. Pero mayroon kami soft copy. Kahit soft copy na manuscript, basta manuscript ha, hindi transliteration ha, hindi interlinear ha, manuscript talaga. Hindi talaga yun. Paano yan? Paano nga? Saan? Paano yan, sir? Gawan mo ng paraan para mapakita mo. Nasa digital nga eh. Ano ka naman? Matagal, ito bro, digital din ito bro. Kaya ko rin magpakita ng mag-flash ng Bible o ano man dyan. Saan yung manuscript mo? Hindi nga yun. Hindi mo ano. Requesting. Bago mo yan ipakita bro, nakakabasa ka ba ng manuscript bro? Yung Hebrew text na makabasa ko. Hindi yung manuscript, nakakabasa ka hindi? Wala nga ako. Hindi bro, yung sagutin mo yung tanong. Nakakabasa ka ba ng manuscript? Yes or no? Yes nga. Okay, sige po. Sige, pakita natin yung manuscript. Paano nga ma-share ito? Bungol. Hindi nga ma-share eh. Nandito digital, sabi ko digital ang nasa. Sabi mo nakakabasa ka. Ano ang katagang nakalagay diyan sa manuscript? Sige nga. Yun yung katagang na gusto mo. Wait lang. Wait lang ha. Kasi hindi kami marunong itong Zoom na ito eh. Wait lang. Atat na atat ito. Nakalagay dito, kaibigan. Baalti bam nakalagay. Ano? Nihom. Gusto mong basahin? Ano bang nakalagay? Yun yung naka-twisted ni ano eh, ni Jeremiah. I was husband to them. Bro, hindi ako... yung sabi mo kasi sa Hebrews 8:9, ano ka ba naman? Nawawala ka ba sa pag-iisip mo? Hindi kami naniwala kasi ang kinukumpara namin yung Jeremiah 31:32. Kaya nga, naging twisted yun. Pagdating ng Hebrew, na iba na, instead of I was husband to them, I disregarded them. Kaya nga, naging twisted yun. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko yan, bro. Pero hindi mo naiintindihan yung tanong ko sa'yo kanina pa. Sabi ko sa'yo, para mas lalo natin ito maintindihan, sabi mo kasi, merong manuscript sa Old Testament, Masoret yung nakabase yan sa Jeremiah,
Pero yung Hebrews 8:9, anong manuscript mo binasihan? May sinasabi kang W ano yon na manuscript. Anong nakasulat diyan sa manuscript sa Hebrews 8:9? Sa Hebrews 8:9 ang pinagbasihan namin yung text na o sinulat ni Jeremiah sa Jeremiah 31:32. Kaya nga pagdating doon sa Hebrews chapter 8 verse na iba. Bro, hindi mo talaga nauunawaan, bro. Sabi ko sa iyo, ano yung manuscript? Ano yung manuscript na ginamit diyan sa Hebrews 8:9 na ginagamit mo para masabi mo na merong ang kontrahan o mali? Wala akong pakialam kung anong gamit. Ah, kaya pala ayaw mong sagutin ng tama dahil wala kang pakialam. Makinig ka. Alam natin na ang kinuna na bersikulo nasa Jeremiah 31. Mm. Kaya kung jambing mo 'yon, ay naku, ang iba. Instead na I was husband to them, I disregarded them. Diba? Iba? Baatibam, nakalagay ni Om. Para nga mas lalo natin maunawaan, bro, ilagay natin sa konteksto yung manuscript ba, yung comparison of manuscript para malaman natin na contradiction nga ba ito. At kasi... Contradiction nga talaga yan. Kasi ang Hebrew text na kalagay sa Jeremiah 31:32 is we anoki baatibam. Ang layo kasi nakalagay doon dapat I was husband to them. Ano yung ano kay bro? I am. Tapos Baaltibam? Baaltibam, husband o master. Okay, so yan yung transliteration, hindi yan yung manuscript. Binasa ko yung sa Hebrew text. Oh, nga hindi nga manuscript yung binasa mo, bro, kundi transliteration yan, bro. Hindi yung binasa ko nga, paano ibasahin yung Hebrew text? Ako, ang hirap talaga nito si Romel. Hindi nakaintindi. Oh. Alam mo ba, Romel, na may isang source ng text, yung Old Testament, di ba? Mm. Kaya ikumpara mo yung New Testament ninyo, kung iba yon sa nakasulat doon, mayroong naiba, twisted yon. Dapat yung kinukot niya doon, yun yung ilagay niya dito sa New Testament. Alam mo, Brother A, lahat ng pinagsasabi mo, protested sa'yo. Hindi ka naman scholar. Sa inyo kasi hindi naman tayo magkapareho ng paniniwala. Sa totoo lang, ikaw, puro ka assumption ng probata. Anong assumption? Makikita yun kahit na ikumpara yun. Assumption ng probata ka. Lahat ng pinagsasabi mo mali, wala ka naman patunay na nagsabing scholar mali nga. Nako. Yan lang, na hudiyo ka, hindi ka naman hudiyo. Dapat mong ikumpara yung dalawa. Ang sa'yo kasi, Christian mentality kasi kayo. Ang hirap, hindi maintindihan yung twisted. Oh, mas problema ka kasi gumagamit ka ng mga Kristiyanos na paliwanag, gayon hindi ka naman Kristiyano. Anong Kristiyano paliwanag na ginagamit sa... Ginamit mo kasi, San Pablo. Sabi mo, may mga sinasabi sa Pablo na tama. Huwag kang gumamit. Hindi mo pala kayang magpatayo sarili mo na hindi mo gagamitin ang Christian source. Old Testament, kunin mo nila. Kunin mo nila sa versikulo sa New Old Testament. Alisin nyo yan sa... namin nyo. Oy, kahinas good mo. Pero sa ikatagiya sa Old Testament? Nakakatawa ka naman. Katoliko ka nga dati eh. Nas mapaka-audio ka. Katoliko ka. Katoliko ka. Sinabi mo sa akin, katoliko ka, bro. Bro, huwag ka mapaka-audio. Huwag ka mapaka-audio kasi hindi ka-audio. Na para bang kayo mayari ng Old Testament? Romano ka. Mukha mo. Hindi dapat nasa Israel ka ngayon, baka sa Davao ka. Hindi pala Romano ito. Romano. Romano ka ba? Luna, hindi pala ito. Kaya, mabuti Romano na. Romano kami. Yun lang namin, identity namin. Wow. Kasi ang aming source nasa Roma. Oo, ang layo. Oo, ang layo. Ikaw, bro, kahit pa katibayan na papilang nadugtong kayo ng Hudyo, wala kayong dugtong. Sinong rabay ang nagtuli sa'yo para maniwala kasi kami na Hudyo ka nga? Sinong rabay ang nagtuli sa'yo? Sige. Oh, sinabi ko ba na Hudyo ako? Kasama ay, hindi ka na Hudyo. Sabi mo, sinungaling ka sa dibid natin.
Nagsinali ka sa bilid natin. Gusto mo iparinig namin sa'yo na sinabi mo na kudiyo kayo. Kudiyo ka. Sige, sige. Sige. Nagsinungaling ka. Sige, sige. Sige. I-play ko yung bilid natin na sinabi mo na kudiyo ka. Awit na, pumunta ako sa locker ko. Walang edit. Walang edit. Ikaw, narinig kita eh. Sige lang, awit lang ha. Kasi nagtrabaho kasi ako eh. Awit lang. Ano yung kumulong sa trabaho ko? Sige, sige. First negative stand mo. Nag-claim ka na, hudiyo ka. Wait lang. Sige, wait lang, sige. Inalo ko ba yung trabaho ko dito? Paparindig ko siya yung sinabi mo. Nag-claim ka na, hudiyo ka. Nag-claim ka na, hudiyo ka. Diyo pala na. Mukhang nag-i-enjoy kayong lahat dyan ah. Ah, bro, dyan to. Pwede mo pang i-play. Bro, pwede mo kasi nasawal kasi ako bro. I-play mo yung first negative stand niya bro. Sige, nasa sige. Nasa kalagitnaan. Ah, nasa kalagitnaan yun. Nasa kalagitnaan yun ang sinabi niya. Sige. Nag-claim siya. Nag-claim siya na. Sige, bro. Sige, baka hindi mo alam yung letra mo. Nag-claim siya na hudiyo siya? Saan sige, yun, bro? Saan yun, sa? First, negative stand niya nung nag-debate kami. Explain mo. Sige. Oh, take ka lang, wait lang, ha? Meron ba? Kasi ano eh, feeling niya siyang mayari ng Old Testament eh. Ah, sige. Hindi ko lang yung totoo, napikon na si Diyo. Napikon. Sige, hello. Napikonan dito. Kailang, ha? Lumalakas yung boses natin pag ganito, pag may talaka yan. Lumalakas talaga yung boses, walang pikon yan dyan. Sige. Hindi ka napikon. Okay. Wala pikon dito. Oh, alam mo naman kaibigan na ganito talaga yung ano, alam mo naman sa ibang GC. Sige, wala diyan do, yan mas po yung ano, yan mo yung sinabi ano niya ng Anong petsa ngayong debate niya, bro? Noong Lunes. Noong Lunes. 22 November 22. Ah, sinabi eh, kinino niya na hudiyo siya. Eh. Okay. Sige. So 22. Baka hindi niya alam yung ano nga? Sige, i-play mo, bro. Wait lang ha. Mukha yatang wala dito yung kopya ko. Ah, sige. Ikaw na naman yun, kung saan mo nalagay yun? Nagtrabaho kasi ako eh. Nagtrabaho kasi ako. I-play mo na lang sa YouTube namin, Marijando, yung debate sa YouTube. I-ano mo na lang. Ah, sa YouTube. I-play mo. Tapos, yung sa ano lang niya, yung first negative stand niya, pakinggan natin. Kung hindi pa talaga siya nagsabi doon na, okay. Hindi ba na nagsina na hudiyo siya? Ah, sige. Yung sige. Yun, sa first negative stand? Hindi naman natin tanggapin kasi mayroon naman tayong may pakita. First, wait lang muna ha. Oh, sige. Wait lang muna ha. Okay. Punto-por-punto, Darwin Gitgano, and then... Sunin natin itong ano niya, itong kanyang... Meron din ako dito, bro, kung kailangan i-play. Oh, sige, i-play mo din, Romel. Sige. Kasi maghahanap pa ako eh. Sige po, ganito yun. Sige natin ang time siya, no? Ayun, sa first negative stand, Jabba din, Romel, pakinggan natin. First negative stand. Sige, ito po yung app. Share ko muna yung, ano, yung audio, ha, bro, dyan do. Share muna ako. Sige. Sige, go. Accept muna, bro. Ha? Hindi ako makapag-share. I-ano natin. Sige. Accept. Allow. Ayan. Mag-share audio muna ako nito, ha. So, ito na. First negative stand. So, yun po ang punto. Sabi sa 14 June. Pasahin lang natin. Claim na sa sarili na siya talaga yun. R-O-M-I-S-E-D. Kaya nga, okay. Dito ako nagtanong sa kanyang inilatag in English. Tagalog ko ba? Ang objection patungkol sa mismo, and I shall acquire me to be Ezekiel chapter with siya. Hindi alaman kung so, ibig mo bang sabi pa dito, and he shall know and you'll have shall this a strong man who is not to prosper in his days for none of his descent Messiah. Hindi talaga kaya nga alan na kung saan be eto na yun bro John Renob. First negative stand? First negative stand niya tanya. Basta narinig ko na nag-claim siya na kinilin niya. Ito. I-play mo lang yung first negative stand. Kung wala sa first negative stand, Tagalog. Sige. Ayan, no, ka ba? Napakalinaw eh. Utos yun.
dyan. Utos yan, degrade. Degrade. Lalo na. Ang tanungan doon, kami ka na sa, ano niya, sa stand niya. Inahanap ko, inahanap ko. Sinabi ni, ano, kaibigang, Isumar, yung stand niya, is si Jesus is, nagpagaling ng mga may sakit. Ang pagpagpagaling ng may sakit, kaibigan, lalo na kung ito'y nagdadala sa iyo ng ibang katuruan patungkol sa Diyos, ay isang sinyalis na sa isang bulaang propeta. Ayon sa Deuteronomy chapter 13. Ha? So, ibig sabihin, kung ikaw ay gumagawa ng mga miracle, pero ikaw naman ay nagiging Diyos, kagaya ni Jesus, na alam naman ng mga Hebrew, na isa lamang ang Diyos, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ekad. Nag-iisa lamang ang Diyos na pinaniniwalaan namin, mga kaibigan. At yun yung nagbigay ng isang promise patungkol sa Misaya. Kailan yun, mga kaibigan? Doon nangyari sa 2 Samuel chapter 7 na sinabi niya kay Prophet, ay kay David Himelech, na isa sa kanyang mga descendant ay magiging hari sa tinatawag na Davidic dynasty. Basahin nga natin, mga kaibigan, kung siya ba talaga yon. Tingnan natin, ha, isahin natin, mga kaibigan, ang sinabi ng Diyos doon. Chapter 7 verse 10. Sabi dito, ang Diyos mismo, "And I shall appoint a place for my people Israel, and shall plant them, and they shall dwell in a place of their own. No longer be afraid, neither shall the children of wickedness oppress them again as at first." Ang mga mangyari, kaibigan, gusto ng Diyos na ang kanyang chosen people will live in the appointed place which is being covenanted, o na ito'y nakapromise kay Propeta Abraham, yung Kanaan. Ngayon, anong mangyari, kaibigan? Kaya nga kanina, self-claim daw yun ni Jesus. Self-claim daw. Hindi pwede ang isang self-claim, kaibigan, for the sake sa mga lahat. Ang sabi dito, isa sa mga sabi, di ba, sabi ng Diyos, I shall appoint a place for my people Israel, and shall plant them. Ngayon, ang Israel, alam natin na nagkasala sila, at sila ay na diaspora sa iba't ibang mga bansa, sa mga guyim. Sa kadahilanan, hindi nila sinunod ang kautusan, the law of the land. Na kung saan, take note, the law of the land is parallel to the everlasting land being promised to the prophet Abraham. Na kung saan, itong misayang ito, siya yung mag-ahari doon. Kung ito ay mangyari na, anong mga pamamaraan? May tinatawag na ingathering. Ingathering, sabi dito sa... Basahin natin, mga kaibigan, na kung mayroon kayong mga kasulatan, basahin natin dito sa, para isa-isahin natin, ha? Jeremiah 33, ha? Magsimula tayo dito sa 6 to 9. "I will bring health and healing to it. I will heal my people, and I will let them enjoy abundant peace and security." Ngayon, mayroon ba silang abundant peace? Dahil kung ito'y effect ito na kung saan after the gathering of the people of Israel. Kasi ang sabi dito sa Hosea, kaya sa kanina tinanong ko talaga, self-claim ba yun? Kasi ang sabi dito sa Hosea chapter 1, sabi dito, ha? Tingnan nyo, mga kaibigan, "And the children of Yehuda and the children of Israel shall be gathered together." So mayroong ingathering. "And appoint for themselves one head." Ang nakalagay, hindi claim, appoint. Kaya nga, may requirements to be a Messiah. Hindi talaga, kaya nga, nag-blaspheme si Jesus kasi hindi siya nakapasa sa tinatawag na requirement to be a Messiah. Ang ginawa lang ninyo is, nagumawa kayo sa Daniel 7, Daniel 9. Nagtinanong ko, wala na bang kasalanan ang Israel ngayon? Kasi decreed yun, eh. Utos. Anong sabi dun? Utos yun, kaibigan. Ha? Para malaman ninyo, may utos dyan para, basahin nga natin, 9:24, ang utos dito, to put an end to the transgression, to seal up sin, to cover crookedness.
to bring in everlasting righteousness and to set up vision and prophets and to anoint the most set apart. Hindi nangyari pa yan, kaibigan. Sabi mo kanya, may tanong ko, may kasalanan lang pa bang Israel? Mayroon pa. So yung 17, yung 7 weeks na sinabi mo, yung 49, 490 years, ay wala yun. Bagsak, kaibigan, kasi yung gusto ng Diyos na para matapos na yung mga kasalanan nila, yun yung ginawa. Ha? Mayroon ginawa ang Diyos. Ha? So ngayon, kahit na sumasumahin mo pa yan isa-isa, pero ito yung pinaka kuan, mga kaibigan. Tinanong kita kanina, kaibigan, na ito bang si Jesus is descendant of Yekonia? Yes! Alam ba ninyo na yung si propeta Jeremias, isa sa mga propeta, ay may sinabi na isang curse, isang sumpa dito sa Jeremiah 22 verse 30, sabi dito, thus said Adonai, write this man, referring to Yekonia, down as childless, a strong man who is not to prosper in his days, for none of his descendants, including Jesus, shall prosper sitting on the throne of David. Take note, ang pangako, kaibigan, balikan natin ang Samuel, ikalawang Samuel, chapter 7, verse... Last 8 minutes. 12, sabi dito, when your days are filled and you rest with your father, sinabihan si David, I shall raise up for your seed after you, who comes from your inward parts and shall establish his reign. Sabi dito, he does build a house for my name and I shall establish the throne of his reign forever. I am to be his father and he is my son. If he does perverse, I shall reprove him with the rod of men, with the blows of the sons of men. Ibig sabihin, kaibigan, dyan pa lang, hindi ibig sabihin walang, hindi pwede magkasala ang Messiah. Sa inyo is perfect eh. Mamaya, titirahin ko yung pagka-perfect ng Messiah ninyo. But my kindness does not turn aside from him as I turn it aside from Saul, whom I remove from before you. And your house and your reign are to be steadfast forever before you. Your throne is established forever, mga kaibigan. So isa sa mga mag-uupo, sabi ng Diyos sa kanya, isa sa iyong mga descendant upo dyan sa iyong trono. Kaya nga, sabi sa Isaiah 9:7, sabi dito, Isaiah 9:7, itong sabi dito, of the increase of his rule and peace, there is no end upon the throne of David and over his reign. Oh, klaro mga kaibigan, trono ni David, bakit paulit-ulit trono ni David? Bakit paulit-ulit trono ni David? Kasi, dynastyang David yan, kaibigan, hindi dynastyang Jesus. No? So, ulitin ko, itong pagka-Messiah ay hindi ito pwedeng i-self-claim, kaibigan, kasi ayon sa propesya, ha? O hindi nyo, ang inyo lang instant is ito lang Daniel na propesya. Ang the rest ay hindi na. And the children of Yehuda and the children of Israel shall be gathered together. Take note, and appoint, hindi claim, appoint for themselves one head. Sino yung one head na yan? Ayon sa Isaiah, sa Ezekiel, Ezekiel chapter, chapter 37, verse, magsimula tayo dito sa 21. Sabi dito, and speak to, thus said the master Adonai, see, I am taking the children of Israel from among the Gentiles. So ito yung ingathering. Wherever they have gone, and shall gather them from all around, and I shall bring them into their land, yung Canaan. And I shall make them one nation in the land on the mountain of Israel, and one sovereign, one leader shall be sovereign over them all, and there shall no longer be two nations, and let no longer be divided into two reigns. Sabi pa dito, and they shall no longer defile themselves. Hindi na sila magkasala, sabi dito, with their idols, nor with their disgusting matters, nor with any of their transgression, and I shall save them from all their dwelling places in which they have sinned. Ngayon, naka-diaspora pa ang mga Israel, hindi pa sila nakabalik sa Kanaan. Sabihin mo, nangyari na yon? Si Jesus yung katuparan ng messianic leader na ipinangako? Sabi mo, ipinangako sa mga hintil? Hindi.
ang misaya ay pangako para lamang doon sa mga Israel, na kung saan ang Israel sinabi, you are the light of the nation. Hindi yung Gentile magiging light of the Israel. Baliktad yung nangyari. Sabi pa dito, and I shall cleanse them and they shall be my people and I'll be their Elohim. O sabi to, while David, hindi Jesus, my servant is sovereign over them. Hindi pala si Jesus. Nako, kaibigan, nakalagay, ito is prophecy. Mabasa, prophecy. Hindi si Jesus. Litra po litra. And they shall all have one shepherd and walk in right rulings and guard my law and shall do them. Oh, guard my law. Kayong mga RCC, anong ginawa nyo? You broken the law. You abolished the law. Pero ang totoong Messiah ay he guard the law. Sabi nito, 25. And they shall dwell in the land that I given to Jacob, my servant, where your fathers dwelt, and they shall dwell in it, and they, their children, and their children, forever. And my servant David, be their prince forever. Oh, tingnan na, forever daw. And I shall make a covenant of peace with them. So may dapat may covenant of peace. Ngayon, ginigira pa ang Israel. Oh, an everlasting covenant is it with them, and I shall place them and increase them, and shall place my set apart place in their midst forever. And my dwelling place shall be over them, and I shall be their Elohim, and they shall be my people. Puro ito, propesya. Hindi pa nangyari, kaibigan. O, take note ha, may ingathering, una, bako sila pipili ng Misaya. Hindi pa nangyari, wala pang ingathering. Take note, ang Israel ngayon is only part of Canaan. Yung palibot niya, puro mga, hindi yun mga Israelita, mga Palestines, mga Islam na patuloy silang ginigira. Anong sabi dito, kaibigan? Balik ulitin natin para maintindihan talaga. Sabi dito sa chapter 7 verse 10 ng Samuel, and I shall point a place for my people Israel, and I shall plant them, and they shall dwell in a place of their own, and no longer be afraid, neither shall the children of wicked oppress them again. Oh, as at first, even from the day I appoint ruler over my people Israel and have caused you to rest from all your enemies. Anong sabi dito? Palagi silang ginigira. Kaya gusto ng Diyos na doon sila miniraan sa last 2 minutes. Tama na ba? 2 minutes, bro. Oh, ipinangako ng Diyos yung Kanaan. Kaya siya Diyos, doon sa Kanaan, maglalagay siya ng isang leader. Tawag yun is messianic leader. Isa sa pinakamahirap nilang gibay nito, kaibigan. Nakalagay yung pangalan. Kahit nabasahin mo sa English, walang tinatawag. Bin David, wala. David talaga. Oh. Yung nakalagay, David. Si Jesus, sabi na Diyos. Ngayon, doon natin malalaman kung si Diyos, si Jesus ay magiging false prophet siya. Kung false prophet na, disqualified na sa magiging propeta kasi ang sabi ng Diyos, ganito, ulitin ko para sa inyo, para sa mga, sa Torah, ito sabi, when there arises among you a prophet or a dreamer of dreams and shall give you a sign or wonders, and the sign or wonders shall come true, which he spoke to you saying, let us go after other mighty ones which you have not known and serve them. Do not listen to the words of that prophet or dreamers of dreams. So sabi ng Diyos, huwag kang makinig. So kahit na anong sabihin pa ninyo na Diyos si Jesus, ay huwag kaming makinig kasi yung kung magkaroon naman katotohanan yung sinasabi niya, yung nakasulat sa inyong mga gospel, ay isang tampalatandaan na isang bulaang propeta si Jesus. Hindi lang bulaan, siya pa ay nagiging bulaang misaya kasi nakalagay doon, David. Nakalagay na mayroon ng pangalan, kaibigan. Hindi na mapalitan. Huh? Isa pa, hindi dapat self-claim. May tinatawag na appointment. Sino yung mag-appoint, kaibigan? Mamaya, itatanong ko sa'yo. So, handa kayo sa tanong ko mamaya kasi ngayon is nakalimit pa ako sa mga tanong. Pero mamaya, tanungin kita ng mga medyo hindi naman masyadong mahirap. Yan lang muna para makatanong kayo ng mababa. Wala, nasa second stand niya pala yun, Brother Romel? Diyos. Ano, bro? Nasa second stand niya yun. Another 10 minutes yun, ah. Di, hanapin lang natin yung mismo sinabi niya, claim niya na audios niya eh. Nasa second stand niya yun. Baka ang sinabi ko ganito. Oh. Kami ay kasali sa mga Judaism. Righteous. Ayan nga.
Kaudiyo kayo. Ngayon, sa kanina, kaudiyo. Huwag ka ba? Hindi mo alam yun pala. No, kahit hindi kami... Study ka muna. Mag-study. No, kahit ang tawag sa amin, no, kahit. Hindi mo ba nakita yung ano? Oh? Hindi. At tanong ko sa'yo ka ganina, kung nagpakahudiyo ka ba? Sabi mo, hindi ka hudiyo. Doon nga sa ano mo, klinin mo na ngayon, nag-claim ka na hudiyo ka eh. Narinig ko yan sa stand mo. Ibig sabihin, nagsinungaling ka pala. Sinungaling ka pala kung gano'n, bro. For your information, kasi hindi mo yun inastudyan, yung hudiyo is tribe of Judah. Kaya nga, study muna. Oo. Kami is no kahit righteous Gentile. Study muna. So, hudiyo ka. Hudiyo ka o hindi? Ano? Hudiyo ka ba o hindi? Righteous Gentile nga kami, mga guyim. Mga guyim? Hudiyo ka ba o hindi? Hindi ko nagtanong kung guyim ka ba o hindi. Hudiyo ka ba o hindi? Hindi nga. Klaro naman sinabi. Pala, hudiyo. Hindi nga, hudiyo. Kaya nga yung sinabi. Huwag mong i-correct ang mga gawa ng mga scholar. Yan ang point ko kanina. Kasi lahat ng mga... Kasali kami sa Judaism, pero nasa sa branch kami ng Guyim. Righteous Gentile tawag sa amin. Noachide. Sabi mo kaganina, hindi para sa hinti lang mga ano, ang Messianic prophecy, ba't nasali kayo, eh, hintil kayo? Kaya nga, galing kayo kasi magawa-gawa ng istorya. Yeah. Kasi, anong sabi ko? Ang klaro dyan, nagbasa lang kayo ng Biblia, nag-claim na kayo. Hindi lang ka talaga sa IQ eh. Oh. Ha? Nakinig ka. Ang Israel is light of the nation. Kaya nga, nation kami, may light yung Israel. Sige nga. Saan mababasa na minention kayo? Sige. Kayo ha? Alam mo ba yung specific kayo ha? Sabi mo, specific kayo ha, ang minention? Saan sa Bible, specific kayo minention? Yung grupo nyo mismo, specific saan? House of Israel nakalagay. Tawo. So, dahil may nabasa kayo sa Israel, kayo na yun. Ganun. Yes, kami yun. Mga kasama namin yun nasa Israel. Kaya nga, pero kami plain, nasa... Plain lang. Pinay ka dyan, Ray. Hindi mo lang matanggap. Wala kayong pinakaiba, bro. Wala kayong pinakaiba sa mga INC. Nagbasa lang. Nakabasa na nga yung Iglesia ni Cristo. Sila na yun. Wala kayong pinakaiba doon. Assuming ka naman. Huwag kang mag-assume. Ayun nga, ikaw ang nag-assume. Ikaw ang nag-assume, bro. Lahat, alam mo bro, lahat ng pagpapaliwanag ni Padre Jando kaganina bro, may evidence. Talaga mabasa naman. Ikaw, nagbasa ka lang. Bro, nagbasa. Nagbasa ka lang. Nakabasa ka ng House of Israel, mimbro ka na. Kawawa naman kayo. Sige, magtanong ako. Para mimbro kayo ng House of Israel. So, ibig mong sabihin, mimbro na kayo sa mga bansang Hudiyo. Ka naman yun, bro. Bro, ayo. Kabilang na ba kayo ngayon sa bansang Hudiyo? Ay hindi kami kabilang kasi nag-Gentile ka nga. Sulpot pala kayo. Ay hindi 'yon. Righteous Gentile. Sino ang sabi mo ko kanina isang lahi lang? Bro, narinig mo kanina sa stand mo? Sabi mo hindi ipinangako sa mga hintil. Yes, hindi nga ipinangako ng statement. So, ibig sabihin Israel lang. Ibig sabihin Israel lang. Ay, wag muna. Wag kang magpaliwanag kasi nagbulbul na yung paliwanag mo. Nagbulbul na. So, ibig mo magsabihin, dahil hindi pinangako sa mga hintil, kaysa sinabi mo, Israel lang, mga Hudiyo lang. Tama, mali? Tama yon. Pero, okay. Membro ba kayo ng Hudiyo lang? Membro ka ba ng Israel? Hudiyo, membro ba kayo? Hindi. Hindi talaga makinig si John Ray. Hindi. Gusto kong madirekta kasi maluluba pa yung cellphone ko. Membro? Bro, membro ba kayo ng Israel o hindi? Mga Hudiyo, hindi? Oo, hindi. Hindi tanggap ang sagot. Hindi tanggap ang sagot natin. Yun lang. Bro, membro, yung grupo nyo, membro ng Israel, mga Hudiyo, oo o hindi? Member nga, kasama nga kami. Okay, member. Okay. Nasa Noachide kami. Salamat. Sige, Sibir, salamat. Pasi sa batas ng Diyos. Kapag nagpamember sa Israel, tutuloyin o hindi? Ay, hindi. Hindi pwede lahat tatuloyin kasi hindi naman kami. Ang tutuloyin, disindo ng Abraham ng kaibigan. Bakit bro?
Bakit hindi pa tutuliin? Dahil matakot kang tuliin? Oo, oh, hindi. Ako na naman. Ako na naman ang mamasi. Ako na naman. Hindi, hindi. O, di ba ako tapos? Sabi mo, Marijando, Marijando, dasahin mo natin ang Genesis 17, Marijando, kung hindi pa tutuliin ang mga hindi membro sa Israel na nasasakop sa Israel. Basahin mo ka, Marijando, kung hindi pa tutuliin ang mga hintil kapag gustong sumakop sa Israel. Oh, basahin mo. Ano yan? Yung sa Genesis 17, basahin mo nga, 9-14, kung hindi pa tutuliin ang mga hindi Hudiyo na gustong sumakop sa Hudiyo. Kingdom of Abraham si, ano yan? John 17, Genesis 17? 9-14. Okay, Genesis 17, 9-14. Takot po rin ito po dyan. Sige, sige. Okay, sa 9-14. Ito, sabi sa 9-14. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng mong salinlahi, ang lahat na susunod mong salinlahi, ay dapat maging tapat sa aking kasunduan. Tumahimik ka muna dyan kasi pinababasa pa ako patuloyin eh. Patuloy pa rin dyan sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At yan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong mga sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaan ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinumang lalaking hindi tuli ay titiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Kinakailangan talaga tuliin pati yung mga dayuhan. Dayuhan kayo, sabi niyo hintil kayo, dayuhan kayo. Gusto niyo magpasakop. Gusto niyo magpasakop sa Israel. Ngayon kinakailangan tuliin. Kinakailangan kayong tuliin. Sinong nagtulak sa iyo na Hudiyo? Binili mula sa dayuhan, binili. Ngayon hindi pala kayo binili. Ibig sabihin, hindi kayo binili. Walang bumili sa inyo. Sumali kami. Hindi kami na kami ang lumapit. Saan sa Bible na pwedeng sumali na hindi binili? Sige. Sige, basahin ko. Tapos, hindi pwedeng tuliin, ha? Kasi ang sinabi wait lang ba na, John Ray? Wait lang ba na, John Ray? Sige, wait lang muna. Paano siya sumali? Yun nga, nagbasa sa Bible. Tamo kayo magbasa. Sa Zechariah chapter 8 verse 10. Bro, tanong ko lang, paano ka sumali? Kaya nga, babasahin natin. Hindi. Paano ka sumali? Huwag babasahin, wala ka sa Bible. Paano ka sumali? Paano kami sumali? Mayroon kaming rabay na nagtuturo sa amin. Kaya nga, nasali sinong na kami. Sinong rabay, bro? Sinong rabay na turo sa inyo? Rabay nga. Sinong rabay nga, bro, naturo sa inyo, bro? Sinong rabay? Hindi natin ba dyan, bro? Kasi malino sa Bible. Ang mga dayuhan na nais magpasakop sa Hudiyo, kinakailangan tuliin. Tanungin natin sinong tumuli sa kanya o tuliin na ba siya? Gatay natin. Kasi hindi nila alam na tayo ay Judaism sa... Hindi, bro. Wait lang muna, ha? Bro, klaruhin ko lang ito kasi sabi mo umanib lang kayo. Paano kayo sumali? Anong proseso sumali kayo? Ni-recognize kami ng rabay nga. Hindi. Sige, yang rabay na yan, yan ba ay rabay sa Judaism? Yes. So, saan ang kanilang sinagoga sa Pilipinas? Nasaan? Nasa Manila. No, si Jonathan. Saan sa Manila, bro? Just na mong ibigay namin. Yung tanongin natin sino nagtuli sa kanila, bro. Kasi tuli talaga ang hiningi ng Diyos. Kapag magpamembro sa Israel, tuli. Tuli. Tuli talaga sino nagtuli sa'yo. Sino, anong pangalan ng rabay na nagtuli sa'yo, bro? Hindi nga kami tuliin. Kasi no, kahit tuliin. Anong teka wait lang ano daw hindi kayo tuliin sabi ng rabay?
hindi kami pwedeng tuliin kasi hindi kami guyim. Descendant guyim kami, guyim. Alam mo yung guyim? Basahin niyo yung kung may mabasa ako, brother AO, sa Biblia na kapag na ang Judaism mismo naghihikayat na ang mga Hintil ay magpatuli rin. Paano ngayon yan? Sige, basahin mo sa Old Testament. Old Testament. Anong Old Testament? Anong Old Testament? Diyan daw, malino na yung wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Kung mabasa ko, bro. Diyan daw. Bro, kung mabasa ko sa ano, bro, sa Biblia mismo, bro, na ang mga Judaism, hindi kahit nila mga hinti na magpatuli rin. Oh, sige, basahin mo. Hinikayat. Sige, hinikayat. Basahin mo. Basa. Ha? Basa. Malino na, bro. Bro, malino na, bro. Ang CEO, bro. Ang tipan ng Diyos, brother John, bro. Malino yon. Ang pinakatipan ng Diyos nasa Genesis 17. Hindi natin pwedeng labagin ang Diyos dyan. Pinakatipan yan. Kung gusto mo mapaanib sa Hudiyo, pinili ka man o hindi, pag gusto mo magpaanib sa Hudiyo, iyo, kinangar mo magpatuli. Sabi mo, wala kang tinitikon ka. Ang mga Judaism, hindi talaga alam. Magtanong ka tayo. Bro, sandali lang, bro. Bro, dyan daw, sandali lang po. Bro, iyo, gusto ko lang pong malaman kung ano po yung sinabi mong, ano po, buyin po ba yun o buying? Buying. Ha? Brother Romel. Bro, sandali lang, bro. Clarification lang po. Ano yun? Buyin o buying? Goyin. Goy. Ah, goyin. Ano yung pagkasulat niyan sa Hebrew, bro? Paano sulat sa Hebrew? Ano yung pagkasulat niya sa Hebrew? Ano yung first letter niyan? Wala akong mabigay sa iyo na ano kasi wala akong Hebrew text dito na naka-keypad. Okay. Sige po. Thank you. Yun lang. Brother Iyo, alam mo ba, Brother Iyo, kapag hindi ka patuloy, Brother Iyo, titikon ka? Alam mo yun, hindi mo alam. Ayun yung idea mo. Hindi mo alam yung 17 Genesis kasi hindi mo naintindihan. Sign ka. Ano hindi alam? Bro. Sign na. Bro. Sign nga na. Ano ka naman? Secular lang, secular knowledge yan, bro. Kapag hindi ka tuloy, bro, mangangamoy titik ka. Ano yun, ah? Ah, wala na, wala na, wala na. Hindi, umamin ka na, hindi ka tuloy eh. Ibig sabihin, bro, hindi ka talaga membro sa ano, sa Judaism. Ibig sabihin, sulpot kayo, klim-klim lang. Klim-klim lang yung ano niyo, sekta niyo. Akala ko Catholic fit din kasi. Diyan ka, bro, iyo, wala na nahuli ka na, bro, na ano, hindi talaga kayo. Bro, napakalinaw nung stand mo, nung nag-debate tayo, bro, nakinig ako sa stand mo, bro. You claiming na Hudiyo ka. Ngayon pala sabi mo, gurim lang kayo. Mga Gentiles lang pala kayo. Sabi mo sa stand mo, sabi mo sa first stand mo, sa Hudiyo, hindi pinangako sa Hintil, pero sa sabi mo ngayon, sa kasali pala kayo mga Hintil. Puntahan yung stand nyo, bro, eh. Ngayon talaga, pag sulpot, bro, wala talagang ano, walang matibay na pundasyon. Kapag sulpot, sulpot. Nga sabi mo, hindi Katolik. Hindi ibig sabihin, support ka. Support. Hindi nga kayo dito. Eh, to, bro, iyo, huwag ka sanang ma-offend. Kasi ito, babasahin ko. Ito sa... Come back to the Catholic sa, Church. Sa, ano, sa Gawa 15:1-2. Gawa 15:1-2. Bro, wala kaming pakialam, bro, kung hindi ka naniniwala sa New Testament. Unang-una, bro, ha? Iyo, makinig ka muna. Wala kaming pakialam kung hindi ka naniniwala sa New Testament. Ang sa amin, may ebidensya kaming babasahin dito. Okay? Klaro naman sa Genesis. Patunayan mo na twisted siya, bro. Bago ka magsabi na twisted, ilabas mo ang ebidensya mo na twisted siya. Okay? Kasi... nasa iyo dyan ang burden of proof, bro. Wala sa amin. Kasi babasa kami. Ito, babasa ako, ha? 15:1-2, sabi sa Gawa 15:1-2, ganito. Sige. Yan. At may ibang mga taong nagsilosong mula sa Hudeya.
ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mangagtuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at ikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa sularaning ito. Sa madaling salita, kinontra ni Apostol Pablo ayon sa talata yung mga taga-Hudeya na nagtuturo na kailangan magpatuli para maligtas. Insert na. Ibang ko yan ha. Dito tayo sa actual na natipan. Basahin natin ha. This is actual my natipan. You guard between... Anong actual natipan sinasabi mo? Genesis chapter 17, ito binabasan nyo kanina. This is my covenant between you. Mga audio lagi na covenant. Mga audio yan na covenant, bro. Hindi yan sa inyo, bro. Tapos kung gusto mo talaga sumahin, kita kailangan niyo magpatuli, bro. Pero kaso lang, inamin mo na nasupot ka. Ibig sabihin, hindi ka talaga mo ng Judaism, bro. Inamin mo na supot ka eh. Hindi ka talaga mo. Bro, wait lang ha. Kasi sabi niya kanina na sa Manila yung sinagoga ng Judaism dito. Anong pangalan ng sinagoga nila, bro? Anong pangalan, bro? Jando, makinig ka muna, Jando. Patunayan ko na mali yung idea niyo. Na dapat Hindi. Wait lang muna. May klaruhin muna ako kasi gabing-gabi na eh. Aabot na lang alas 12 dito. Ano yung simbahan nila sa Manila? Nasaan yun? Sinagoga nga 'yon, nasa Manila. Anong sinagoga 'yon? Kasi kung talagang kasamahan niyo 'yung makakasagot ka ngayon, hindi na kailangan ng referensya mo, sasagot mo 'yon. Ano sinagoga 'yon? Hindi kami nakapunta, pero hanapin niyo si Hanopol. Oh, 'yung bahay ni Hanopol. Hanopol. May Hanopol. Ibig sabihin ba hindi niyo napuntahan 'yang sinagogang 'yan? Hindi kami nakapunta kasi alam mo ba saan kayong sinagoga nagsisimba tuwing Sabado kung hindi kayo sumumunta sa sinagogang yun? Alam nyo ba kung paano magsimba ang hindi yung tanong, bro. Ang tanong ko sa iyo is, kung hindi kayo nagpupunta sa sinagogang yun, saan sinagoga kayo nagpupunta? Gusto kasi tuwing Sabado. Yan na paniniwala. Basahin nyo yung... Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, kung hindi kayo mapasok sa sinagogang yon na nasa Maynila, kasi hindi nyo alam kung nasaan yon, saang sinagoga kayo tuwing Sabado mapasok? Wala ngang sinagogang iba. Kung ganito kayo ibigan dyan doon, ha, makinig ka. Sa isang bansa, ayon sa katuruan ng mga tunay na Judaism, ay may isa hindi yan lang ang tanong. Hindi yan ang tanong, bro. Kasi parang dinadaan mo lang ako sa kwento eh. Ay, nagsagot nga ako eh. Huwag mo kong idaan sa kwento. Ang gusto ko, sagot. Kung hindi mo alam kung nasaan sa Maynila ang sinagogang yon, hindi mo alam kung ano ang sinagogang yon, saang sinagoga kayo umapasok tuwing Sabado para mangilin ng Sabat? Saan? Ayon sa Torah, makinig ka, hindi kailangan ang sinagoga kung ikaw ay mangilin ng Sabat. Pangalawa, ang okay. So, hindi kailangan ng sinagoga. Bakit nakaugalian ni Jesus na pumasok sa sinagoga tuwing Sabado kung hindi pala kailangan ng sinagoga? Nuakaid kami, hindi kami obligatory to follow the Sabbath. Hindi. Ang tanong ko, bro, ang tanong ko is kung hindi pala obligatory ang pumasok sa sinagoga tuwing Sabado, bakit nakaugalian ni Jesus na pumasok sa sinagoga tuwing Sabado? Nuakaid, kasi aralin nga ninyo yung aral ng ng Judaism patungkol sa Noahide. Aralin niyo 'yon. Yung bro, napapalusot ka, bro eh. Bro, lalating ang haba kung hindi ka sumasagot direktamente sa akin tanong. Sabi mo kasi hindi mo alam kung nasaan 'yon. So hindi mo alam, sabi hindi kayo nakapunta. Hindi kayo nakapunta sa ang sinagoga kayo nagtitipon tuwing Sabado, saan?
Wala kaming pera pang punta doon, kaya hindi kami nakapunta. Hindi naman namin na-apply. Ah, okay. So sa madaling salita pala, hindi kayo connected sa sinagoga na nasa Maynila. Yes or no? Ngayon, mayroon tayong tinatawag na digital world. Oh, digital world. Tingnan niyo sa YouTube. Mayroong mga na-declare sa digital gamit yung mga Zoom. Sa madaling salita, hindi kayo nakikipagtipon sa mga Judaism sa araw ng Sabado. Ano? Hindi kayo nakikipag-isa sa kanila na sumamba sa sinagoga kasi wala pala kayo sinagoga diyan sa lugar ninyo. Sumasamba kami tuwing Sabat pero hindi kami pumapasok sa sinagog kasi... So saan kayo? Saan kayo ngayon? Dito lang sa bahay, kaibigan. Hindi nyo kasi alam kung ano yung doktrina o basahin nyo yung Torah chapter. Okay. So, sa madaling salita, nasa bahay lang kayo samantalang yung Judaism nasa Manila. Tama? Tama yun, kaibigan. Pero... Okay. Okay na ako doon, bro. Okay na ako doon kasi yun ay isa pala tandaan na hindi kayo magkasama. Si Jando kasi, okay. Gusto yung sagot na, hindi natin... So, saan kayo tinuturuan ng sinasabi mong rabbi tuwing Sabado? Online kami. Pakita mo ngayon, bro. Sa online niya kayo tinuturuan? Pakita mo, sir. Sa online? O, tingnan mo yung kasama namin isa. Oh. Hindi. Sa online kayo tinuturuan ng sinasabi mong rabbi sa online? Yes, online. Via Zoom. So... Via Zoom. So, siya yung nasa sinagoga. Ay, nasa Israel yun. Nasa Israel. So, anong lingwaheng ginagamit niya para magturo sa inyo? Gamit siya ng English, kaibigan, kasi naguyin kami. Hindi kami makaintindi. Pero kung gusto ka ng Hebrew, pwede ka namin i-addon eh. Bro, pahabol ako, bro. Kasi sabi niya kanina, nakakabasa siya ng manuscript. Ngayon, hindi pala siya nakakaunawan ng Hebrew, ini-English sila. Ngayon, bro, ano yung ginamit mo kanina? Transliteration ba yun o Hebrew? Alam mo ba yung transliteration? Yes. Alam mo yung transliteration? Yes, alam ko. Kaya nga tinatanong kita, ano ba yun? Transliteration ba yun? O talagang Hebrew text? Baka hindi mo tanggapin yung sagot ko. Anong ibig sa definition transliteration? Alam ko yung transliteration. Kaya nga, tinatanong kita, ano ba yung ginamit mo kanina? Hebrew text ba yun? Transliteration? Huwag mo nang i-double check si Romel Palma kung ano ang transliteration kasi hindi yan babanggit ng term transliteration hindi niya naiintindihan. Ay kayo nagka... Ang tanong ko, ako nagtatanong, hindi ikaw dyan doon nagtatanong. Ako nagtatanong. Confirm ko lang. Kung magkapareho ba kami Bro, gaya nga sabi ko, huwag mo tanongin si Romel Palma dyan kasi hindi niya sasabihin yung term transliteration kung hindi niya alam yun. Yung transliteration, baka hindi tayo magkapareho. Sige, Bader Romel, pagbigyan mo na lang, Bader Romel, ano ang transliteration? Okay. Example ko sa transliteration, yung Hebrew alphabet na Aleph. Yan ay transliterated into the letter A. Yan yung transliteration. Ano yung transliteration sa'yo? Okay. Sige. Tanongin nga kita. Ay, hindi mo pala alam. Tama. Bro, tama ba si Romel Palma o mali siya doon? Baka naman, hindi ko alam. Nako, makabasa ba ako ng Hebrew? Hindi ko alam yung ano. Oyo, nakakabasa ka pala ng Hebrew. Bakit hindi ka nakakaunawan ng Hebrew, bro? Nako, ang hina talaga ng kukuti. Ikaw yung mahina, bro. Ito. Sabi mo kasi kanina, English yung tinuturo sa inyo dahil hindi ka nakakaunawan ng Hebrew. Galing sa bunganga mo yan. Nakakabasa ka ba ng English? Of course. O ngayon, tanong kita sa definition. Wag mo na tayong jump up sa another topic, bro. Sabi mo kasi, nakakaunawa ka ng Hebrew tapos hindi naman nakakaunawa. Ano ba talaga, kuya, yung totoo dyan? Ano ba talaga, nakakaunawa ka ba ng Hebrew o hindi? Kasi sabi mo kasi kanina, tinuturuan kayo English, pero bakit hindi ka nakakaunawa ngayon? Pero pag Padre Romel, ano na talaga si Padre Iyo, yung ano niya,
ano na, sa napansin ko lang si Badrio, yung ano niya, yung mga sinasabi niya, nagka-kontra-kontrahan talaga. Hindi niya naman pala yun. Ito, Brother EO, i-clarify natin ito, ha? Yung sabi mong Nuwakide, ano ba yung spelling niyan? Sige, tingnan natin, i-check natin dito. Nuwakide sa Hebrew text? Kahit ano. Hindi na nakita pipilitin sa Hebrew, kahit ano. Makita lang natin yung definition ng Nuwakide na yan. Anong spelling niyan? English ba? Anong gusto mo? Depende sa anong ano bang gusto mong ibigay? Hebrew? English? Ibigay mo lahat kung gusto mo. Kahit transliteration. Oh, ibigay mo na kahit na ano. Sige. Transliteration na lang para mas madali nating mabasa. Oh, sige. Ano yung spelling niyan? Ano daw yung ano, Nuwakide? Ang tanong ko, ano ba sa ano? Ano ba yung spelling ng Nuwakide, bro? Sabi ka nang sabi ng Nuwakide, hindi mo pala naunawaan. Ano ba ka? Latinized o ano? Anong gusto mo? Ano nga? Sabi mo kanina kasi, kanina mo pa binabanggit yung Nuwakide mo yan. Ano yung Nuwakide na yan? Ano spelling? Badirumel. Kaya nga, ang sabi natin, Badirumel, transliteration, ibig sabihin, Hebrew words siya pero naka-English na para matang yes, transliterated na. Kahit ano, kaya nga sabi ko, Hebrew man English, bigay niya. Saan? Saan, bro? Wala akong ipad na Hebrew. Ang tinatanong ko lang sa'yo, simple bro, ano yung spelling? Kasi ako magta-type, ano yun? Anong letter ba yun naka-umpisa? Yan ba yung naka-umpisa sa letter nun, sa letter gimel, sa letter aleph, sa letter tav, or sa anong letra? Sige. Ah, ganun pala yung gusto mo. Ay, ganun mo pala naunawaan. Sige. Labanan mo si Romel dyan. Labanan mo si Romel dyan. Yan, sige. Ginun. Ano na? Itatype ko. Wow. Bilisan mo. Oh. Ano yung wow. Nuwakide? Ano yung spelling yan? Sige. Type natin dito. Vav. Yung una. Tapos? Basahin. Ibigay natin nga itong ano? Para hindi maano siya. Hindi. Sige na. Nuwakide. Sabi mo Nuwakide. Tapos nag-uumpisa sa letter Vav. Sige. Para ano si ano yung sunod yung after the bab? Sige. Para maano ko naman ma-practice ko rin yung aking pinag-aralan sa Hebrew. Sige. Ano yung Nuwakide na spelling? Bab tapos lang yung pagkaano sa ano sa yung isa-isa. Pagkaano sa ano? Katong alikbit. Ano yung ano? Wait lang. Sige. Wait lang. Hintayin natin hanggang alas 6 ng umaga. Alipbet. Talaga bang marunong siya sa ano sa Hebrew? Palpak na nga. First letter pa lang palpak na. Nuwakide pero nag-uumpisa sa letter Vav. Ay, nako, hindi nakinig. Sabi ko nga kanina noon. Oh, sige noon. Noon. Tapos ano yung sunod? Hindi ito si ano ba? Makinig ka sana, no? Ang narinig ko, bro, sinabi ni Brother John na ine-echo niya sa akin is Vav. Noon ang sabi mo, okay, noon. After the noon, what is the letter? Nuwakide daw. Ano nga yung next ng noon? Ano yung next ng noon? Meron ba yang ano? Meron ba yang vowels o puro consonant ba yan? Ano yung vowels yan? Sigul ba yan? Cherek? Patak ba yan? Ano ba yung vowels na yan? Sige, ilagay natin dito. Wait lang, i-open pa namin yung ano, yung alipbit namin. Kasi kumimorize yung ano eh. Okay. Sige, may iba ako tanong kay ano, kay EO. Pakibasa nga ito ba ng EO? EO, pakibasa nga ito kung talaga marunong ka sa Hebrew. EO. Pakibasa nga ito. Bali EO. Gamay mo na. Hindi mo klaro. Ha? Padak-dako-dako-dako-awa. Ay, bago. Palaki kita, na. Kitang-kita naman. Malaking-malaki. Kitang-kita naman, oh. Sige, pakibasa nga, brother, ano? EO. Magaling ka sa Hebrew, eh. Sige na, pakibasa nga.
ko magaling. Marunong lang ako magbasa. Oh, sige, basahin mo kasi marunong ka magbasa. Basahin mo. Oh, marunong lang ako magbasa. Oh, sinabi ko marunong magbasa. Ah, wag na, di na natin basahin yan kasi ano, anong klase naman. Hindi, hindi. Basahin lang eh. Ako bro, marunong magbasa ng Grego bro. Ay, oh, marunong magbasa ng Grego. Ikaw, sabi mo kasi magbasa ka ng ano eh, ng Hebrew eh. Oh, sige, pakibasa mo bro. Hindi ko basahin. Ah, hindi niya mabasa. Ayaw niya basahin. Bakit? Eto, palakihin ko para mas klaro. Ayan. Oh. Ayan, mas klaro na yan, ha? Huwag mo sabihin din na maklaro yan. Sige, basahin mo daw. Hindi ko babasahin. Bakit hindi mo babasahin? Hindi ko basahin. Bakit ayaw mo basahin? Bakit ayaw mo basahin, bro? Kasi walang transliteration. Anong walang mayroon nga mga kanyan eh. Paano yan? Sige, basahin mo raw. Basahin mo raw. Kung talagang nakakabasa ka talaga ng Hebrew, basahin mo raw. Oh. Brother E.O., ano yung first letter dyan, bro? Ano yung first letter dyan? W yung sounds, hindi Bob. Oh, all na... All na. Oh. Oh. Hindi ko na diretso basahin. Sige na, basahin. Nakakabasa ka ng Hebrew, yabang mo kanina eh. Ang yabang man, nagyayabang ba ako? Hindi, bakibasa mo yan bro, bakibasa mo yan. Talaga marunong ka sa Hebrew. Ako sasabihin ko sa'yo, nakakabasa talaga ako ng Grego. Ba, nagbrutal lang. Ikaw, basahin mo yan. Oh. Oh. All na. Kahit basa lang ka, kahit basa lang, kahit di mo na kailangang ipaliwanag o i-translate, basahin mo lang. Gusto ko lang makita. All na, yan lang. So, all na. Ang haba niyan, all na lang yung alam mo. Yung basahin ko lang, hindi ko, hindi naman, hindi kayo makaporsahin. Ano yung binasa mo, bro? Ano yung all na, bro? Ano yung ibig sabihin nun? Ay, ibig sabihin yan, hindi ko na, kasi mayroon ka nga kaming rabay. Nagtuturo yan, sa susunod brother EO para hindi kita i-booking, huwag kang magsabi na nakakabasa ka ng Hebrew, ha? Kita kay booking talaga. Sige, basahin mo. Pero hindi mo ako ma-force na basahin yan lahat. Ang basahin. Sige, basahin mo lahat. Isang verse lang yan. Isang verse lang yan. All now me. sige, basa. Ito na lang basahin. Sige na, basahin mo. All now me yan, pero hindi ko nabasahin lahat. Nako. Hindi nakakabasa ng Hebrew ito. Booking na. Anong booking? Nabasa ko nga yung gusto mo lang ano. Sige, basahin mo yung buo. Ako bro, isang buong verse, kaya kong basahin, Grego. Yun yung nagyabang. Yun yung nagyabang. Pero sinabi hindi, ko lang. Hindi, kasi ikaw yung nagbitaw kanina, nakakabasa ka ng Hebrew. Eh dito nga, hihirapan ka isang word pa lang eh. Ano nga hirapan? Ako bro, hindi ako katulad nyo ng yung ano, wakitid ng isip. Ah, wala na kung ano diyan bro. Basta nakita ko ng totoo na sinasabi mo kanina. Yan, alam niya yung... Yun. Bro, dyan do, alas 12 na bro at hindi pa na nabigay yung tanong. Baka sa susunod na lang sigurong araw yung sagot. Alas 12 na kasi ang ano dito is sabi daw ko na na-prove ko na siya nakakabasa ng Hebrew. Yun. Okay. Wala kong problema dyan kasi alam ko naman yung bro. Talagang kukunta ka. Alas 12 na kasi. No, baka sabi walang tulugan. Sige, ang ganito na lang. Sige, salamat sa iyo, Brother E.O. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am